So, what's up mga kachanses? Narz-Ph here. And for today's vlog, flex ko lang yung mga binigay ni Tropang Jora sa akin. Hottentotta, Hottentotta. They are originated from Africa. And yes, exotic pets sila. Hindi po sila native sa Pilipinas. Ito yung growth rate nila. Measured through Instar. Or kung ilang days na sila or how many times na silang nag-molt. And once na naging adult na sila, around 3 months or 5 months, pwede na tayong mag-breed. And the good thing about this scorpion is paternogenic sila, meaning hindi na nila kailangan ng partner para makapag-breed or magpadami. Well, kasama sa package na binigay ni Jonas is yung mga foods nila or lots kung tawagin. Yung mga orange na ipis, somehow related sila or kamukha nila yung ipis sa bahay pero mas maliliit lang. So ayun, lagyan lang natin ng enough ventilation. Nag-recycle lang ako ng mga tupperware and lagyan ko lang ng feeds and then butasan ko lang sa side. And on top of that, lalagyan ko siya ng vaseline sa taas and also sa side to make sure na hindi makakagapang patas itong mga lats na to. Syempre, ayoko naman na magkaroon ng madaming ipis dito sa boarding house. Main goal siguro dito sa lats na to is makapag-produce tayo ng adult na lats and then makapag-breed din tayo. On that way, maging consistent yung pag-feed natin sa kanila ng mga lats. No, sobrang dami. Akala ko konti lang since nasa maliit na lalagyan lang sila. Shoutout pala sa'yo, Jonas. Thank you! So, yan yung adult form nila. Parang, or similar for similar lang sila sa mga ipis sa bahay. And then, try nating pakainin sila. Ito yung isa sa mga gusto ko sa kanila. Napaka-aggressive nila sa lahat ng bagay. Napaka-defensive nila kapag pinakain mo sila. Makikita at makikita mo yung takedown. As in, grabe. And I love that. Kitang-kita nyo naman, no? La substrate nila is sand. Pero feeling ko pwede nang buhangin din. Joke lang. So, substrate nila is sand or yung pebbles na maliliit. Bagong panganak lang yan. Nanganak yung kay Jonas. So, substrate nila is sand or pebbles na maliliit. Mga talangka. Well, additional collection ko yan sa exotic pets ko. High scorpion. Sa mga nagwe-wearwith ko or mga nag-aalala ko, mga subscriber o mga marami nagtatanong kung may venom ba to. Yes, may venom sila and hindi naman ganun ka potent. And that's it for today's video. Thanks for watching, guys. Check out sa new video ko yung mga gecko. Gecko ko is nanganak pag-breed tayo ng successful once na nakabenta tayo. Hopefully, doon tayo bibili ng birthday dragon.